at ang Asya? Sa bilang na ito, 13 broadcast ang maririnig sa iba't ibang wikang Burmese, 7 sa wikang Chinese at Indonesian, at 6 naman sa Vietnamese. Napakikinggan din ang ating mga shortwave broadcast sa wikang Vietnamese, Indian, Cambodian, Russian at iba pa. Nagpapatuloy sa 75 taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD, FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Hindi lahat ng laban ay dapat mong lahukan. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat na ipagpilitan. If you want a happier and uncomplicated life, choose your battles well. Because not all battles are worth your time, effort, and emotions. Madalas ngang ipaalala sa akin ng asawa ko, kung hindi mo naman ikapapahamak, sumunod ka na lang at huwag nang kumontra. A peaceful life is a happier life. Sa trabaho at buhay mo, huwag kaaway kundi mga kaibigan ang iyong ipunin. Ang paalala ko sa iyo ngayong araw, wise people choose peace. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Maraming magagandang bagay ang nakakalimutan at natatabunan dahil sa mga simpleng alitan. Matagal na pagkakaibigan na nauuwi sa di pagpapansinan dahil sa away na hindi na nila matandaan kung paano nagsimula. Conflicts, if not handled well, can be very destructive and disruptive. Kaya ang mabuting piliin natin ay ang kapayapaan at pagkakasunduan sa ating mga ugnayan sa buhay at trabaho. How can we promote a more peaceful and harmonious environment in the workplace? Una, learn to overlook. Ang mga bagay na pwede nang palampasin, patawarin na at huwag nang palakihin. Dapat marunong tayong maging mapagpasensya sa maliliit na imperfections na ating nakikita. Dahil tayo man ay di naman perpekto at tiyak na may mga taong nagpapasensya din sa atin. Dapat ganoon din tayo sa iba. Magandang ang paalala sa atin sa Philippians 2 verses 3 to 4 ay ating isa puso. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Pangalawa, learn to say I'm sorry. Matuto tayong humingi ng tawad, and when we apologize, acknowledge the wrong that was done and how it affected others. Iwasan na ang pagja-justify sa iyong ginawa. Avoid making excuses at mas lalong iwasan ang pagsasabi ng hindi ko naman intensyon na makasakit. Simply acknowledge that what you did hurt others and apologize for it. Pangatlo, learn to forgive. Hindi lamang ang paghingi ng tawad ang dapat nating matutunan. We also need to learn how to forgive others and ourselves. May mga taong hindi maka-move on sa kanilang nagawa. Kaya kahit na napatawad na sila ng iba,
hindi pa rin maayos-ayos ang kanilang working relationship sa kanilang mga kasama dahil di nila mapatawad ang kanilang sarili. Learning to forgive yourself is a big step towards having peace. Ngayong araw na ito, sana ay makaambag ka sa pagkakaroon ng mas mapayapang atmosphere sa inyong opisina. Choose peace. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay naka-pre-tune sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito saan man naaabot ng ating signal mula sa siyudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng Portable Missionary Radio? Step 1, mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metrobank. Step 2, isend ang screenshot ng iyong deposit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD. Step 3. Hintayin ang screenshot ng iyong official receipt. Ipapakita ninyo ito sa partner bookstore para makuha ang iyong PM Radio. Mayroon po tayong 16 partner bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM Radio. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947-333-5605. Alam mo ba na noong June 28, 1975, unang ipinadala ang 250,000-watt na transmitter ng 1458 DWRF sa Zambales? Ang signal na ito
papunta sa Vietnam, Cambodia at Laos. Pagdating ng July ay nagsimula naman ang mga broadcast nito sa mainland China sa wikang Mandarin at Cantonese. Pagdating naman ng Setyembre, ang GF100 transmitter naman sa iba Zambales ang naghatid ng broadcast sa milyon-milyong mga tagapakinig sa Russia. Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit. Sumasa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Hindi lang. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Ang tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko. Oras na Pilipinas! Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Oras na Pilipinas! Ngayon na, ngayon na, ang bagong Kagapay, welcome back to work! Sa mga masisipag na mga manggagawang Pilipino, yes, kurot-kurutin mo man ang sarili mo. Pagising mo, may pasok na talaga today! At sasamahan ka pa rin ng iyong Team Positive dito sa Oras na Pilipinas. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang. At ngayong araw po ang the best day ng buong linggo, Webest, ano? The best dahil magkasama tayo, Heidi. Magandang umaga po sa lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante. Yes, kasama niyo hanggang 8:25 ng umaga ang inyong mga ka-Team Positive dito sa Oras na Pilipinas. Okay. At alam mo, maliwalas ngayon. Nagmotor ka nga, oo, Bishop. Nagmotor eh. Ako at saka nagpaalam ako dahil may print yung shirt ko. May kahulugan ang may kahulugan, iyong mga living letra. Living a balanced life. Nako. Oo, dapat naman ganun. Work-life balance. Oo, lahat, lahat. Oo. Oo, kahit ikaw ay bishop, dapat balance. Paano mo binabalance, bishop? Eh, ang dami mong ganap. Ay, kakabalik mo nga para lang. Para nagmumotor ka, kinakailangan magaling ka magbalance sa motor. Buti na lang marunong ako magbisikleta, bishop. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Oo, totoo yan. Eh, paminsan-minsan, ang ating dinadaan ng kalye, parang ang hirap i-balance, ano? Mm-mm. Oo, hindi naman mawawala yon sa buhay natin. Yes. Okay? It's not all a paved road para sa mga mananampalataya. And sometimes we go through rough roads, yung mga thorny roads, ika nga, ano, mga batuhan. Lalo na dito, minsan parang buwan daw yung daan, bishop. Sa laki ng mga hukay, ng mga lubak. Yeah, but nevertheless, meron po tayong biyaya ng Panginoon. Mm-mm. Para tayo ay, ano ba ang Tagalog na pwedeng gamitin dyan? Agapayan? Uh-huh. Pwede ba yun? Kaagapay natin ang Panginoon dahil ang kanyang biyaya ay nasa atin. Correct, di ba? Pero, syempre kaagapay. Ngayong araw na ito ng Huwebest, meron na naman tayong mga tampok na balitaan at syempre meron din tayong talakayan. Importante din, Bishop, ano, sa balancing buhay, alam mo rin yung mga nangyayari sa iyong paligid. Oh, yes. Habang di ka pa tinatawag ni Lord. Oh, totoo yan. Oh. Alam mo, ang mananampalataya ay hindi lang po panlangit. Mm-mm. Hindi porke tayo niligtas na ng Panginoon, yun na lang tayo sapagkat dapat ibuhay pa rin natin ang buhay natin sa mundong ito, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba din naman. Alright, so dito po sa Oras na Pilipinas, bukas din yung ating chat box para po sa inyong mga messages, kaya mag-shout out na tayo, Bishop, sa ating mga suking taga-subaybay dito sa ONP. Good morning sa ating mga kaagapay sa Facebook Live. Good morning! Sa good mga morning, nanonood morning. Din sa YouTube channel. Hello po!
At sa GCTV, Channel 185 sa Signal Television, ang pinakamalaking subscription television sa buong Pilipinas. Yes. Oo. Anong ibig sabihin ng subscription television? Kailangan nung susubscribe ka. Mm-hmm. Yun po ang kaibahan nung tinatawag na free TV. Yes. Mm-hmm. So, okay. At nasa Channel 185 po at napapanood mula alas 6 hanggang alas 10 ang DCAS. Yan ang ating radio TV. Alright. At syempre, napapakinggan din tayo sa FEBC PH Stream. Sa radio pa rin at sa PM Radio. Happy listening. Marami pa rin tayong suki dyan at syempre sa ating mga kaagapay sa biyahe. Sabi nga ni Bishop, maayos-ayos. Hmm. Maluwag-luwag. Ibig sabihin, baka marami nang tumuhog, Bishop, ano? Eh, siguro maaga pa. Oo. Oo. Pero damdam mo na ang init. Tsaka baka ni-leave na yung ngayon at tsaka bukas. Baka yung iba nasa bakasyon pa. Totoo. Pwede, no? Pwede. Kaya hindi medyo... Hindi pa nagbabalik. Paborable pa ang daan natin. Pero mamaya, i-confirm natin yan sa MMDA Metro Base. Okay, so pakilala na rin natin, Bishop, ang ating mga ka-team positive. Co-pilot natin sa studio, walang iba kundi si Reggie Villena. Reggie sa control, salamat po. Inaagapayan siya ni Dessa Magtunaw. Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa. Salamat din, kaagapay natin, si classmate Hannah Plasser. Hindi ka lang! Achieve mo yan! Samantala sa ating RTV room, sino ang duty ngayon? Walang iba kundi si Wen Balatukan. Maging bahagi ng solusyon, ganun yun! Tapos, salamat din sa ating engineering at Bukawet Tech people. No problem! Kami po ang inyong mga ka-team positive. Paki-share na po yung ating Facebook Live at paki-follow nyo na rin kami sa ating official YouTube channel. Time check natin, Bishop. Anong oras na po? 15 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Tanghali na. Tanghali. Mainit na po yung araw. Nakailang kape ka na, Bishop? Pangalawa na ito. Grabe, alas 7 pasado pa lang, nakakadalawang mug. Dalawang mug. Ito. Mamaya po, makakaisa pa yan. O, diba? Bago mag alas 8. Yan, inoorasan, Bishop, ang pagkakape mo. At binibilang after. Binibilang, diba? O, sige po, narito na ang ating pagbubulay. Habang kayo'y busy dyan sa tabi ng inyong DZAS, narito po ang ating talata galing sa Mayamang Aklat ng Kawikaan. Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan. Hango po ito sa Ang Bible Pinoy Version, Proverbs 11 verse 13. Ang mahilig sa chismis, di kayang magtago ng sikreto, pero ang mapagkakatiwalaan, di yan magkukwento. Maganda ito, no? Pero ang pagkakasabi dito sa Tagalog ay, pero ang mapagkakatiwalaan, no? Mm-mm. Well, alam mo maganda yung rendition sa English. Ano po? Kasi dito eh, a tale bearer revealeth secrets. Uh-huh. O yun, yun ang tama naman yung una. Pero yung pangalawa, but he that is of a faithful spirit. Mm-hmm. Yun ang sinasabi. Faithful concealeth spirit. The matter. Uh-huh. Ayun. Eh, hindi lang po yung napagkakatiwalaan ka, kundi meron kang matapat na kalooban. Ayun. Mm-hmm. Ano ba ang sukat ng matapat na kalooban? Eh, minsan po, ang sukat po natin ng katapatan ay yung ating sarili, no? Pag sinabi natin na ang isang tao ay matapat, matapat siya sa atin. Pwede naman 'yon. Halimbawa, ang isang tao ay loyal o matapat, no? Para sa isang kumpanya, kapag nagtatrabaho siya, doon siya matapat. Pero meron po tayong katapatan na mas higit pa sa ating mga sarili, higit pa sa ating mga kung sino lang, higit pa sa mga opisina o kaya sa mga kumpanya. Ang katapatan pong yan ay katapatan sa ating Panginoon. Okay? Pero paano ba nasusukat ang katapatan sa Panginoon? Pwede namang sabihin, eh, ako'y matapat naman ako sa Panginoon. Kilala ko naman ang Panginoon. Okay? I know Him. Pero hindi po yun. Ang katapatan po sa ating Panginoon ay nasusukat kung paano tayo gumaganap ng Kanyang kalooban. Eh, paano ba malalaman yung kalooban ng Panginoon? Sa bulaklak, sa buwan, sa ulap? Hindi po.
ang kalooban po ng Panginoon ay nasa kanyang salita. Kaya yun po ang pamantayan ng ating katapatan, ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita. Okay? Now, paano po, Bishop, baka katapatan sa Old Testament? Hindi po katapatan sa ating Panginoon, because the Lord Jesus Christ Himself is the Word. Okay? Kaya po ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, lalo sa New Testament, ay ipinagtitibay po sa atin. So that if we live in Christ, we live according to His Word. Kaya po pinagyayaman natin ang ating kaisipan, ang ating kalooban sa yaman ng kanyang katotohanan, sa kanyang salita. Okay? Alam mo ang sabi doon sa Psalm, "Thy word have I given my heart that I might not sin against thee." Doon sa Psalm 119 and verse 130, "The words, the entrance of thy words giveth light." Okay? So, yan po ano? Ang isang tao na talebearer o mahilig sa chismis. Ano? Anong salita ngayon sa chismis? Yung hindi na chismis eh. Marites. No? Baka baguhin ito. Ang isang tao. Sorry po sa may mga pangalang Marites. Marites. ay di kayang magtago ng sikreto. Walang magagawa yan kundi magsabi ng magsabi. No? Alam mo, Heidi, alam mo yung tatlong magkakaibigan? Ano po? Ang sabi nung isa, pare, ako'y meron akong tinatago eh. Ano yun? Pare, ako'y may sakit ako eh. Ganon. Sabi nung isa, ako din eh. Actually, may taning na buhay ko eh. Ako rin, pare, may sakit ako, sabi ng pangatlo. Anong sakit mo? Ang sakit ko, hindi ako makapagtago ng tinatago niyong mga sikreto. Sinasabi ko sa lahat yan. Oh, ayun. Delikado nga daw, Bishop, pagka sinabihan tayo, satin-satin lang to. Malamang hindi totoo yun. Ay, meron pang isa. Ano po? Alam mo, ipanalangin natin si ganito. Noko yan, delikado yan. Ano yun, bakit? Yan. Kasi ganito yan, ganyan, 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 ganyan. Noko, ipanalangin talaga natin. Magpe-prayer meeting tayo. So, yun na nangyari. Kaya sa prayer meeting, nalaman ng lahat. Oo. Well, ingat-ingat po tayo. Okay? Sapagkat kahit na nagpe-pray po tayo, minsan sa ating panalangin, kinakailangan, ikulub na lang natin ang ating sarili sa ating mga closet. Ano po? Well, maganda naman po na nagpapalanginan tayo. Pero ang matapat na kalooban ay hindi po gayon ng ugali. Oo, 'di ba? Na parang dahil doon sa parang prayer request mo para doon sa kay sister or kay brother. Alam ako kay Heidi. Napagpiestahan na siya. May alam po ako kay Heidi pero hindi ko nasasabihin. Pero kung pipilitin niyo po mas kung papadalhan niyo po siya ng kape. Parang ganoon eh, no. So ingat din naman tayo, Bishop, doon sa pinagsishare natin ng mga sensitibo din nating mga problema, di ba? Kasi baka yun na nga hindi pala katiwa-tiwala yung taong pinagbubukasan natin ng ating kalooban. Yes. Meron pa yan. I-screenshot pa. Tapos, ang dami mong nalalaman, Bishop, pa. Alam mo naman tayo kinakailangan ang pastor po, no? Sa totoo lang, marami po tayong nalalaman kaya mga pastor dyan. Pero huwag nyo na silang pipilitin. No? Okay? Ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Huwag nyo na silang pagkasalain. Ang sa asawa ay sa asawa. Minsan kinakaibigan yung misis ni pastor para malaman lahat ng Okay. Pero yun po, ang katapatan ay katapatan sa salita ng ating Panginoon. Yes, okay. So yan po ang ating paalala ngayong Huwebes, hango sa Ang Bible Pinoy Version. Ang mahilig sa chismis di kayang magtago ng sikreto, pero ang mapagkakatiwalaan di yan magkukwento. Proverbs 11 verse 13. Okay. Bishop, basa muna tayo ng mga messages ng ating mga kaagapay. Oh, yes. Unahin ko na si Marie Provadora. Good morning daw sa ating dalawa at pa-shoutout sa kanyang mother dear, si Inang Fe Capuli
from AMO Church Hagunoy at sa kanyang husband na si Jojo. Mm-hmm. At si Bal ay nasa Puerto Princesa, Palawan. Mm-hmm. Nanonood daw po sila. Ay, magandang umaga sa inyo dyan. Yes, and good morning din at maraming salamat kay Nilo de la Cruz sa mga mahal niyo sa buhay at nanonood din sa atin. Jerome at Marian de la Cruz watching from General Trias sa Cavite. Ito, isa ito ha. Ohio, USA. Aba? Galing kay Emily, no? Happy birthday kay Ashley Joy Zimmerman dyan sa Ohio. Happy birthday po. Happy birthday sa inyo. Mm-mm. Eh, kinakailangan Englishin natin. Happy birthday to you. Ganun din. Ang lalim. Lalim, ha? And shout out din kina Tatay Rino, Ate Letty, Ate Mimi, Kuya Arlie, at sa mga taga Tokyo Baptist Church, Saliano Christian Community, Caloocan, from Ate Karen and Ate Mayen Damian. At si Sandra ay bumabati din ng happy birthday sa kanyang inaanak, no? Oo, last April 4 na si Ronabel de Guzman. Mm-hmm. Binabati din natin si Gloria Di Mayuga at saka si Ate Mila Pascua mula naman sa Urdaneta, Pangasinan. Ang dami, ano? Okay, ito sa Gentry, Cavite. No, of course, si Nilo de la Cruz. Suki natin ito. Mm-mm. Bishop, meron muna tayong weather report ngayon mula sa Pag-asa Forecasting Center. Kasama natin ang weather specialist, walang iba kundi si Sir Benny Estareja. Sir Benny, good morning. Good morning po sa inyo. Ganyan din sa ating mga tagsubaybay na DCIS. So far po, wala tayong minamonitor na bagyo or low pressure area sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Simula po ngayon hanggang sa weekend, ay iral pa rin ang easterlies or hangin galing sa Pacific Ocean. Ito pa rin na magdadala ng mainit at malinsangan na panahon, partly cloudy to cloudy skies at may chance lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Yung ating actual temperature sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, but yung heat index ay posibleng maglaro sa tanghali from 39 to 40 degrees Celsius. May mga lugar din po na posibleng makaranas ng higit sa dangerous levels or nasa 42 degrees and above na heat indices. Kabilang na dyan ang Dagupan City, Pangasinan, 44 degrees. Aborlan and Puerto Princesa City, 43 degrees. And Rojas Capiz, 42 degrees Celsius. Kaya patuloy na paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po sa posibleng mainit na panahon. Kaya lagi uminom ng tubig at magdala ng pananggalang sa init gaya ng sombrero at payong. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja. Magandang umaga. Ayun, maraming salamat sa iyo, Benny. No? Alam mo, galing ako ng Taiwan. Mm. Nagpunta doon ang board ng Global Filipino Movement. At of course, nakipagtalastasan po tayo sa ilang mga leaders ng mga Filipino communities. Pati na ng MECO, yung Manila Economic and Cultural Office. At alam mo doon eh, maganda ang panahon. Mm-hmm. Oo, medyo nagdi-drizzle paminsan-minsan. Pero higit na mas medyo malamig kesa sa Maynila. Mm-hmm. Kahit maraming mga buildings, kasi maraming silang puno, yung mga green. Oo nga, Bishop. Oo. At nasumpang ako na parang mas maayos palagay ko ang Taipei, for example, kaysa sa Hong Kong. Hindi naman ako nag-compare ng ano na. Pero, hindi mas congested. Yun lang ang pakiramdam ko. Oo. Kahit maraming tao, eh, medyo mas, well, maaliwalas. Mas na-appreciate ko. Mm-hmm. Oo. Kahit lumindol, ha? Narandaman namin yung lindol, lalo nung Sabado. Nag-aftershock ba? Nag-aftershock. Malakas-lakas din kasi, eh, siguro mga intensity 5. Kahit mm-hmm. mag-aalas 12 ng hating gabi, naramdaman ko. Pero okay lang. You know, at kasi sanay na nga sila. Tsaka medyo ang outlook ng mga Taiwanese ay maayos. Now, dito sa atin eh, pag nababalitaan natin yung parang threat, baka lusubin ng Taiwan, sa kanila okay lang. Talaga. Ang araw-araw sa kanila mukhang they have inner strength. Mm-hmm. At pinuntahan namin ang Good TV. Mm-mm. Ang Good TV po ang pinakamalaking network na Christian, no, sa buong Taiwan, Good TV. At sila'y umaabot sa lahat ng mga Chinese. Mm. At napakaganda. Dala natin pala ang Good TV sa GCTV. Ah. Meron tayong programa na para sa mga Chinese, no, Filipino Chinese.
sa buong Pilipinas umaabot. Kaya tuwang-tuwa sila. So buti nakapasyal kayo sa yes. istasyon natin doon. Yes. Okay. Sige, Bishop. Meron tayong traffic watch ngayon. Eto, alamin po natin ang sitwasyon ngayon na mga kalye dito sa Metro Manila. Nasa linya natin ngayon ang MMDA Metro Base. Oras na para mag-park sa tamang paradahan. Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada! MMDA Metro Manila Development Authority. Fair. Karinan. Magandang umaga po, Ma'am Fe Karinan. Yes, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Sir, at sa lahat na nakikinig po. Pisan po natin yung EDSA Southbound. Medyo mabagal na po tayo dito sa may Balintawak. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Yutun Slot ng Quezon City Academy. Pero after po niya, mabilis na po hanggang pag-agyat natin ng Quezon Hub. Tuloy-tuloy po yan, magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito na po sa may Camias or Cubao. Then tuloy-tuloy naman po ang pagbabagal hanggang dito sa may Connecticut o bago umakyat ng Ortigas Flyover. Pero pag-agyat po natin, mabilis na po yan hanggang pagbaba. Ngunit pagsapit na po dito sa may split po ng Shaw Boulevard, medyo may pagbabagal na po tayo. Pero pakapasok po natin ng tunnel, mabilis na po yan hanggang makarating po tayo ng Boni. Ngunit pagsapit naman po dito, after lang po ng Guadalupe MRT, mabagal na po yan. Tuloy-tuloy naman po hanggang dito sa may Buendia. Pero after po ng Buendia, mabilis na po ang daloy ng mga sasakyan. Magkakaroon lang po tayo ng pagbabagal dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Pero pakakyat natin ng flyover, mabilis na po ang daloy hanggang pagbaba. Pagsapit naman po natin dito sa may TAF, mabagal na po. Then ang northbound naman po ng EDSA, FB Harrison, mabagal na po. Tuloy-tuloy naman po yan hanggang dito na po sa may area po ng Malibay. Pero pag-akyat po natin ng Magallanes, bibilis po tayo. Ngunit pagbaba dito sa may area po ng loading bay ng Magallanes hanggang sa may split po ng Ayala, mabagal na po. Ngunit pag-after naman po niya, mabilis. Ngunit pagsapit po ng Kalayaan, medyo babagal po tayo. Then after po ng Kalayaan, mabilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito na po sa may Pioneer. Pero hanggang pagpasok po yan ng Shaw Boulevard hanggang tunnel, mabagal. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa Pag-ahom patungo po dito sa may Mega Mall. Pero pag-akyat natin ng Ortigas, mabilis na po hanggang pagbaba. Ngunit pagsapit po dito sa may kanto po ng White Plains, medyo may pagbabagal po tayo. Pero after po niya, mabilis na po magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito sa may intersection ng Aurora or Cubao. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo sa may Quezon na flyover. Ngunit pagsapit po dito sa may North Avenue, medyo may pagbabagal na po tayo. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito po sa may Yutun Slot ng Quezon City Academy. Then after po niya, mabilis na po hanggang makarating na po tayo sa may Monumento. Then ang Katipunan, southbound, medyo may pagbabagal na po tayo. Old Balara, tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may tapat po ng Ateneo. Pero pakakyat po natin ng Katipunan, medyo mabilis po tayo, magbabagal lang po tayo yung pagbaba po natin ng Katipunan. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy, magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito na po sa may Bonnie Serrano. Tuloy-tuloy naman po niyan hanggang dito na po sa may area na po ng market ang pagbabagal. Pero after po niyan, mabilis na po, magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito po sa may intersection po ng McKinley Road. Then ang north po naman po ng C5, mabagal po tayo, Levy Mariano. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may area po ng McKinley Road. Then after po niya, mabilis na po, magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal. Dito po, pag-akyat po natin ng Bagong Ilog. Tuloy-tuloy naman po yan hanggang dito na po sa may area po ng Lanoza. Then after po ng Lanoza, mabilis na po ang agdaloy ng mga sasakyan hanggang pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover. Magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal yung pag-akyat natin ng Libis Flyover. Tuloy-tuloy naman ang pagbabagal hanggang sa may Bonnie Serrano. Then after po ng Bonnie Serrano, medyo bibilis po tayo. Ngunit pagbaba po natin ng Katipunan Flyover, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito na po sa may area po ng CP Garcia. Then after po niya, mabilis na po hanggang paglabas natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista po, ang mayroon na po tayong coding. Ang nagtatapos po ng 7 and 8, baling umpisa po yan ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 din po ang start ng coding, pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung mayroon po kayong mga na-encounter sa daan na emergency assistance, pwede kayo tumawag sa hotline ng MMDA 136. Yun po ang latest ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base.
Salamat po, Ma'am Fez, sa traffic watch na yan mula sa MMDA Metro Base. Mukhang bumalik na pala sila, Bishop. Maaga lang kanina pala kasi. Oo nga, diba? Yes. Okay. 7:32 na ng umaga. Dami pang messages dito. Actually, yung sa YouTube, si Filipinas Galvan, nanonood from Batangas. Nandito na rin si Evelyn Valdez. At shout out din sa L'Oreal Pharmacy, kay Imelda Lorenzo, at kay Grace May Galapate. Ay, Geneva Marie, matitikman din natin ang kape mo siguro, no? In time. Nag-message sa akin. Mukhang ito yung may pangako dati, no, Bishop? Oh, yes. Oo, oh, diba? And shout out din kay Kuya Ray Borile Sr., kay Lirio Tidoy, mga viewers naman natin sa YouTube channel. Marami nagbe-birthday, mahal na asawa, na si Menard Francisco, galing kay Myrna. Happy birthday to you. Okay, God give you the desires of your heart, mahal na mahal kita. Mm-hmm. Yan ang pwede nating ichika, Bishop. Yung mga ganyang kaswitan, di ba? Ay, Pastor Eric, nakita ko itong message mo. Ganda raw ng suot ni Bishop. Oh, di ba? Baka may humingi pa ng ibang size, Bishop, ha? Andito si Pastor Eric Cortez kahapon. Yes, siya ang aking co-host. Oh. Alright, and good morning din kay Virginia Delorino at kay Freddy Roque. Gamit daw niya ang traditional na radio, Bishop. Oo. Alam mo, minsan gusto ko bumili talaga ng lumang radyo. Mga antik? Yung mga antik. No? O yun ang kinalakihan natin. Oo. Ngayon na uuso ulit yung turntable, ano, ah, yes, yung mga pangplaka. Lalo sa mga audiophile. Oo, yes. Diba? Ganda rin nun. Kung may space ka lang din sa bahay, ano? Ang dami nating plaka dati sa music library natin. Eh, nung araw, meron kaming, alam mo ba yung 78? Hindi mo na inabot. Paano yun? Paano yun? Mas malaki yun. Alam mo yata yung 45 eh. Na plaka? Sa mga jukebox, oh, yung 45. Oh. Bago yun, merong 78. Mas malaki pa. Yung malaki. Oh. Oo. Pagkatapos, syempre yung LP. LP. Yung bang, disc na malaki inabot mo. Yung, syempre, hindi yung, ano, yung video disc, yung malaking laser disc. Hindi inabot ko po alam. Baka hanapin ko sa Bata Google. Bata ka pa pala. Hanapin ko po sa Google images. O eto, magbabalik tanaw tayo sa ating kasaysayan. Mga nangyari ngayong April 11, hatid po ni classmate Hannah Placer. Oras na para ikalat ang legit na balita. Oras na, Pilipinas! Ngayon sa kasaysayan. Isang masayang Huwebes na umaga sa iyo, classmate. At syempre po, narito na ang nakalista sa ating kasaysayan, mga naganap sa kasaysayan sa Pilipinas, sa ibang bansa at sa ating musikasaysayan. Ngayon nga ay pang Throwback Thursday. Sa Pilipinas, alam mo bang, April 11, 1867. Ito ang araw kung kailan isinilang ang kasintahan ni Dr. Jose Rizal na si Leonor Rivera. Ipinanganak nga siya sa Kamiling, Pangasinan. Si Leonor, mi solamente amor. Si Leonor Rivera ay pamangkin ng naging landlord ni Rizal sa Casa Tomasina. Alam mo bang estudyante noon si Leonor sa La Concordia College kung saan nag-aaral din ang bunsong kapatid ni Rizal na si Soledad. Alam mo ba na hindi payag ang nanay ni Leonor sa relasyon nila ni Rizal dahil nga sa tinagurian itong pilibustero? Ikinasal naman si Leonor kay Englishman Henry Keeping. Si sa kasaysayan naman sa ibang bansa, classmate, alam mo bang April 11, 1970, inilunsad ang biyahe ng Apollo 13 papuntang buwan. Ito nga ang ikatlong lunar landing mission ng NASA mula Cape Canaveral, Florida. Sakay nito sina astronauts James Lovell, John Swigert at Fred Hayes. At sa ating musika sa isayan, classmate, alam mo ba na April 11, 1970, number 1 sa Billboard Hot 100 ang Let It Be ng The Beatles. Ito nga ay isinulat ni Paul McCartney. Kaunting trivia lamang, alam mo ba na ang tinutukoy na Mother Mary sa awiting Let It Be ay walang iba kundi ang nanay ni Paul McCartney. Nagawa ni Paul ang awitin sa panahon na siya ay may pinagdaraanan at inalala nito ang sinabi ng kanyang ina na Let It Be.
Inalay nga ni Paul McCartney sa kanyang yumaong ina ang awiting ito. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Nakalista sa ating short history lesson. Ito pa rin po si classmate Hannah Placer. Lagi nagpapaalala sa inyo na anuman ang mga naganap sa ating kasaysayan, ang mga aral nito ay magagamit natin para mapaunlad ang ating kinabukasan. Maging bahagi ka ng solusyon sa ating lipunan, classmate! Achieve mo yan! Thank you, classmate Hannah. O sabi ni Ate Girlie Marcelo, wag daw ako maingay. Long playing daw yung tawag nila doon noon. Nabubuking na bata pa si Heidi. At nabubuking din na medyo may edad na po tayo. Nauna ka lang ng konti, Bishop. Mga tatlong kembot. Okay, and salamat po sa inyong pakikipaghuntahan sa amin. Si Jerwin Magboo. Blessed day po from Sariaya, Quezon. Pastor Jerwin, kay Mama Sara, Jiraya, at kay Gideon. O, si Rosalie, no? Ang sabi niya, happy birthday sa kanilang bunso na si Faith Sharon Gesta. Ayan, from Mama and happy Papa. Birthday. Watching from Tanza Unida Christian Church. Alright, at pa-join po sa ating online community. Pakiclick lang po yung link dito sa ating comment section at para po maging updated sa mga napapanahong information and inspiration. At para naman po sa iba't ibang ministry opportunities natin dito sa FEBC Philippines, mag-apply po bilang production technician sa ating RTV, bilang staff assistant o di kaya naman bilang program producer, broadcast technician, production assistant, church relations officer, purchasing assistant, facilities administrator, HR assistant, or PA on social engagement. Kaagapay, pa-email lang po ng updated resume with recent 2x2 photo and application letters sa recruitment@febc.ph. Alright, FEBC PH naman sa ating official YouTube channel ng FEBC Philippines, FEBC PH, para po sa ating napapanahong pag-uulat kasama si Kuya Lucho Castillo tungkol po sa mga pangyayari sa FEBC Philippines. At meron din tayong mga na likom na dyan na mga maraming inspiring na mga kwentong FEBC. Once again, FEBC PH sa YouTube. May announcement ka pa ba, Bishop, bago tayo magbalitaan? Well, yung nabanggit po ni Heidi na mga maaaring salihan ninyo sa FEBC kahit saan mang itong estasyon po natin, once you come in sa FEBC, hindi lang po ito trabaho, ito yung ministry. Meron ka ng trabaho, meron ka pang paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat sa lahat po ng nasa FEBC, ang maliwanag pong tinuturo palagi dito at nire-remind sa lahat, ang ating pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon. Alright. At ang katapatan natin ay sa Panginoon. Yun. Mm-hmm. Alright, 7:41 na ng umaga. Tuloy-tuloy po ang oras na Pilipinas. Ngayon naman, panahon na para sa ating balitaan. Oras na Pilipinas! Para po sa ating mga balita ngayong Huwebes ng umaga, 11 ng Abril 2024, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na ginagawa na ng pamahalaan ang mass transit system sa bansa para tugunan ang problema sa trapiko. Ayon sa Pangulo, ang prioridad nila ngayon ay ang mga infrastructure kontra sa trapiko at ang tanging sagot dito ay ang mass transit system. Sa ngayon, sa gabal-anya sa progreso ng bansa, ang trapiko
dahil hindi lang sa oras na sasayang kundi maging sa gasolina. At maging sa turismo ay bilyong piso rin ang nawawala. Giit ng Pangulo, dapat tignan na ang efficient at mabilis na public transport katulad ng train at subway na hindi tinatamaan ng traffic at darating sa tamang oras ang mga commuters sa kanilang pupuntahan. Makikipag-ugnayan ang national government sa local government units para magkaroon ng iisang sistema at ma-monitor ang trapiko. Dagdag pa ng Pangulo, hindi lamang ang sitwasyon ngayon ang dapat isipin, kundi kung ano ang mangyayari sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Dahil ang Metro Manila ay sentro ng economic activity, maging ang infrastructure projects ay kailangan anyang isipin kung epektibo pa rin hanggang sa susunod pang 80 taon. 80 taon ang sinabi po, ano? Eh, wala na po tayo dyan dito. Pero alam niyo ba kung ano ang waste, no? Nasasayang. Ang nasasayang dahil sa trapiko. Posibleng pumalo daw sa 9.4 billion ang mawawala sa ekonomiya dahil sa traffic sa taong 2027. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman na si Attorney Don Artes, na lumobo na ng 3.6 million ang mga sasakyan sa Metro Manila nitong 2023 lamang, kumpara sa 3.2 million noong 2021. Ay, ang daming sasakyan. At batay sa LTO, nasa 32,000 na ang mga bagong sasakyan na nairirehistro sa Metro Manila kada buwan. Kaya naman, sa pag-aaral na isinagawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang economic loss ng traffic kada araw ay umaabot na sa 4.9 billion noong 2020. Sakaling hindi maayos ang trapiko at walang gagawin ng pamahalaan tungkol dito, posibleng umabot sa 9.4 billion sa taong 2027. Sa ngayon, ayon sa MMDA, ang permanenteng solusyon sa lumalalang traffic ay ang pagpapabuti sa imprastruktura tulad ng kalsada, tulay, at efficient na mass transportation. Gayon din ang decongestion sa Metro Manila at epektibong polisiya sa trapiko, pati na rin ang pagtuturo sa mga driver na mababait. Tama. Dapat maging disiplinado yung mga driver natin. Huwag singit ng singit, di ba? Yes. Eto mga kaagapay, hindi na po palalawigin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aplikasyon para sa consolidation ng individual public utility vehicle operators para magbuo ng transportation cooperatives. Matatandaan na nitong katapusan ng Enero ay pinalawig ang aplikasyon para sa PUV modernization hanggang April 30. 2024, matapos na irekomenda ng Department of Transportation. Kasabay nito, siniguro rin ng Pangulo na hindi na magiging mabigat ang babayaran at uutangi ng driver operators dahil gagawin ng maayos at organisado ang sistema dito. Layo ng consolidation sa PUV modernization program na mapalitan ang mga traditional na jeep ng Euro 4 compliant engine. Ito'y upang mabawasan ang polusyon at mapalitan na ang mga unit na hindi na roadworthy sa ilalim ng standards ng Land Transportation Office. Nako, napakalupit niya, lalo na sa mga may mga lumang sasakyan. Subalit, tungkol po naman sa mga construction na ginagawa sa mga kalye, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin na lamang sa gabi ang lahat ng roadwork projects para hindi makadagdag sa pagsisikip ng daloy ng trapiko sa mga lansangan. Sinabi ng Pangulo na hanggat ang mga roadworks ay gawin, no, sa gabi maliban sa mga tulay dahil magmamahal ito at dodoble ang oras na aantayin ito. Paliwanag pa ng Pangulo, ito ang mga estratehiya na dapat na suriin para mapaganda ang daloy ng trapiko at hindi mahirapan ang mga commuters at stakeholders. Inihalimbawa pa niya na kapag umuuwi siya ng alas 12 ng gabi, ay marami pa siya nakikita sa kalsada na nag-aantay ng bus at hindi pa makauwi. Dagdag ng Pangulo na kailangan mag-improve ang sitwasyon, kaya naman ginagawa ng gobyerno ang lahat para maresolba ang problema sa daloy ng trapiko. Alam nyo, ito
pang personal lang po itong obserbasyon. Ang nagsasabi, ayaw namin ng gabi dahil may overtime sa mga workers. Mm. Mas magastos po sa umaga ginagawa dahil yung sayang na oras, no? Kaya nga kinukumpara natin ang nasasayang na oras. Kaya ito, meron datos po tayo. Yes, at mas paigtingin pa rin po ng Land Transportation Office ang kanilang anti-colorum drive, particular na sa mga inter-island travels na mga hindi otorisadong sasakyan. Ito ang binigyang diin ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II kasunod ng town hall meeting na pinangunahan ng Pangulo sa San Juan City kahapon. Ayon sa opisyal plano ng LTO na mag-double time sa pagsasagawa nito ng kanilang mga pagsusumikap na mas palawakin pa ang kanilang operasyon. Kasama ang pakikipagtulungan sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, at maging sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Bukod dito, mas paigtingin din ng kanilang kagawaran ang koordinasyon sa mga port authorities para walang mga colorum vehicles ang makalulusot sa inter-island travel gamit ang roll-on, roll-off vessels. Kaugnay nito ay maghihigpit din ng LTO sa pagbabantay sa mga terminal at expressways, gayon din sa pagkontrol sa key junctions sa mga key cities. Tungkol naman sa mga antas o level ng ating mga patubig, ano po, nabawasang muli ang antas ng tubig ng Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Batay sa datos ng State Weather Bureau, aabot na sa 30 centimeters ang nabawas sa tubig ng dam kaninang alas 6 ng umaga. Dahilan ito para umabot na lang tayo sa 195.85 meters. Tiniyak naman ng ahensya na ito na ay malayo pa sa minimum operating level ang dam, no, na 180 meters, pero 15 na lang yan, ha, ang natitira. Samantala, maliban sa Angat, bumaba na rin ang tubig sa ilang dams sa Luzon. Kabilang na rito ang level ng tubig sa Ipo Dam, La Mesa Dam, Amboklao Dam, San Roque, Pantamangan Dam at Caliraya Dam. Okay, at yan po ang bugso ng ating balitaan dito sa Oras na Pilipinas. Naghatid sa tamang oras na alas 7:49 ng umaga. Sa ating pagbabalik, Bishop, mamaya, pag-uusapan natin, meron daw gentleman's agreement, ano? Mm-hmm. Kaya daw malakas ang loob ng China na mangialam sa ating teritoryo dyan sa South China Sea. I-reveal kaya natin ang sikreto? Baka maging tail bearer tayo. O, sino kaya nakakaalam nung detalye ng secret deal na iyan? Mm-hmm. O, yan ang ating susubukang himay-himayin mamaya po sa ating pagpapatuloy ng ating malayang talakayan. Ayan, via Zoom, makakasama natin si Attorney Michael Henry Yusinko. Pero ngayon, ilang mga importanteng paalala muna. Stay with us. Magbabalik ang Oras na Pilipinas. Magbabalik ang Oras na Pilipinas. Alam mo ba na noong 1950, ang mapayapang lugar ng Batia sa Bukawe, Bulacan ay ginawang isang food supply center ng mga lokal na komunista na mas kilala sa tawag na Hook? Sa kabila ng mga kaguluhan at ang ilan sa mga taga-Batia ay nasumpungan ng ating Panginoon sa tulong ng ating broadcast sa radyo. Pagkatapos ay sila pa mismo ang lumapit sa FEBC para bigyan sila ng training tungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagbalik nila sa Batia, sila ay nagbahagi sa mga tao roon at 31 rito ang nakakilala sa Panginoon. Di kalaunan ay naitayo ang Batia Baptist Church. Naging instrumento at malaking bahagi ang broadcast ng FEBC sa paglago at paglaganap ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa mga kapatid natin sa Batia, Bulacan, kundi maging sa iba pang dako ng bansa at ng mundo. Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Oras na para ipanalangin ang mga Pinuno. Oras na, Pilipinas! Pag-usapan natin.
7:52 na ng umaga, pag-usapan po natin ngayon ang may kinalaman sa patuloy nating paglaban para sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ikinatakot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinasabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay sa usapin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang panayam kahapon sa Pangulo, sinabi nito na lumalabas na sa agreement ay kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, kaya mahirap sundan ang ganitong klaseng kasunduan. Sinabi pa ng Pangulo na ang mga issue ay dapat na malinawan, kaya hinihintay niya ang pagbabalik ni Chinese Ambassador Wang Jilian na nasa Beijing dahil itatanong dito kung sino ang kausap niya at ano ang pinag-usapan at anong pinagkasunduan nila ng dating administrasyon. Tatanungin din ng Pangulo kay Wang kung opisyal na kasunduan ba ito o personal lamang. At bakit sikretong ginawa dahil wala namang record ang gobyerno, kaya hindi ito magandang sitwasyon. Nilinaw din ng Pangulo na hindi niya kinausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol dito. Wala rin umano siyang nakuhang sagot ang kanyang administrasyon sa mga dating opisyal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ano po ba ang mga implikasyon nito sa ating foreign policy at direktang epekto din nito sa soberanya ng bansa ng mga ganitong klase na tinatawag na gentleman's agreement? Via Zoom, kasama po natin ang ating kaagapay na independent policy consultant, walang iba kundi si Attorney Michael Henry Yusinko. Attorney Mike, good morning. Good morning, Heidi. Good morning, Bishop. At good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Good morning, Attorney Mike. Ito na naman tayo. Mukhang magandang usapin na naman ito, ah. Attorney Mike, horrified daw po ang Pangulo. Ano yung kinilabutan, ano? Nang gilalas. Ano ba tong, parang hindi naman daw po kasi na i-turn over sa kanila. Di ba normally ganun yun, ano, pagka nag-change ng administration, di ba? Yung mga ganitong mga usap-usapan, lalo na kung ganito ka seryoso, dapat na isasalin mo sa susunod sa iyo na gobyerno. Eto, ako na una magtatanong sa iyo, Attorney Mike, no? Bishop. Sa issue o sa pamantayan na mayroon tayo sa foreign policy, paano dito pumapasok ang gentleman's agreement? Meron bang lugar diyan doon? That's a good question, Bishop, ano? And the answer is very simple and straightforward. Wala, no? Unang-una, let's clarify what gentleman's agreement mean, no? Generally, ang understanding natin dito is that it's a secret agreement and informal, no? Kaya nga ang batayan lang is yung kumbaga yung palabra de honor ng mga parties involved, no, na huwag natin isulat ito, huwag natin ipahayag sa iba, pero tayong dalawa, dahil we are gentlemen, quote-unquote, okay na yon, magandang acceptable na batayan na yon. And that is not allowed in foreign relations, foreign policy, international law, even in our own laws. No? So, let's settle that first and foremost. Now, specifically sa ating konteksto is ang ating Pangulo ay tinaguriang yung chief architect of foreign policy, no? Which is understandable, no, given our system. And the Supreme Court said na meron siyang leeway or meron siyang kapangyarihan na gumawa ng mga yung tinatawag nilang preliminary determinations niya. Kung sarili niyang determination na siyempre siya yung may alam ng impormasyon, siya yung nakikiusap sa mga world leaders, so binibigyan siya ng puwang na yon na siya sa sarili niya meron siyang preliminary determination. Yun ang words na ginamit ng Korte Suprema. Pero ang kaakibat nun is ultimately yung Pangulo natin bound siya by our constitution. Correct. And our laws, no? So kahit na ba meron siyang kapangyarihan to make those preliminary determinations to bind our country, kailangan niya dumaan sa tamang protocols, sa mga tamang proseso. Yes. So hindi pwede yung usap-usapan lang. Yes. O yung kwento-kwentuhan lang, no? At lalo na
we consider ourselves as a nation of laws. At nasabi mo nga na walang lugar ang gentleman's agreement, anumang bagay ito, sa tinatawag nating foreign relationship, foreign policies natin. Now, kung walang lugar ang gentleman's agreement, bakit kinakailangan pag-usapan natin ito? That's another good question, Bishop. Ano? Kasi in for my perspective, dapat pag-usapan ito because it bears to how we should view our president. No? Mm-hmm. I'm meaning mga butante, mm-hmm. yung taong bayan. No? Mm-hmm. Specifically, mga butante. No? Kasi nakikita na natin ngayon na ang isang presidente na walang kaalam-alam sa batas, walang kaalam-alam sa international law, international protocols, can create such trouble for us in the international community. No? Na pwede tayong makompromisado bilang isang bayan dahil sa isang katangahan or kawalang basihan na kilos ng Pangulo natin. So, as citizens, as responsible citizens, we should take a lesson here, no, dito sa issue na to, kaya natin pinag-uusapan na hindi kailangan meron tayong hinahanap sa mga kumakandidato bilang Pangulo, no, na dapat meron silang malakas or very strong background in foreign relations, in foreign policy, in an international law. Precisely because ang Pangulo natin, siya ang ating representante sa international community, di ba? So, siya yung nagpapakita kung anong klaseng bansa tayo, kung anong klaseng bayan tayo. So, kung sa kampanya pa lang, sa presidential campaign pa lang, dapat hinahanap na natin yung quality na yon. Yes. Para hindi tayo mapunta sa sitwasyon na ganito na ang Pangulo natin pumapasok sa isang gentleman's agreement na potentially pwede tayong makompromisado. Oo, lalo pa naman ang ating mga kababayan, ito, lumalapit na naman tayo sa ating election, ano? Lulutang na naman ang mga personalities. Yun. Hindi yung kakayanan para itaas, itataguyod ang ating mga batas, lalo na ang ating saligang batas. Kaya operationally, para bang porque sila'y naboto na, pagmamay-ari na nila ang ating bansa at ang ating mga local government and everything. Kaya nalalagay tayo sa alanganin. That's correct, no? Ngayon pa lang, meron ng mga pre-presidential service na lumalabas, no? Ganito kaaga. So, I think it's only prudent for us, tayong mga mamamayan, tayong citizens, especially us in civil society, no, na we have to raise these kinds of issues na, no, these kinds of matters na ang Pangulo natin bilang yung chief architect of foreign policy, yung ating top salesman, as sinasabi, well, dapat meron siyang kakayahan doon sa trabahong yun. Pero no? Puntuhan natin ito, Attorney Mike, itong usapin dito sa West Philippine Sea. Tayo argabyado tayo rito dahil tayo naman ang binubuli. Now, ano ang dapat na approach dito? Tama ba yun na unahin muna natin ang posisyon ng China? Ba't nyo kami binubuli? Ano bang pagkakaalam nyo sa ating kasunduan? At kung may kasunduan man na gentleman's agreement, kayo ang may magpaliwanag muna. That's a correct step yung ginagawa ng gobyerno natin, no, na they are not escalating this into something worse than it is, I should say, no, na hinihintay nila kung ano yung sasabihin ng kabilang panig, and of course yung tinanong nila yung dating administrasyon na hindi naman sumasagot. So maganda yung pinapakita nila na they're following proper protocol and proper procedure. Ang lagi ko lang caveat dito sa ganitong usapin is sana hindi natin iisipin na meron tayong hinahanap na isang solusyon lang. No? Yes. Na meron tayong hinihintay na bigla na lang magbabago yung sitwasyon just because ano may mangyayari. No? So parang halimbawa ganito, Bishop and Hedy, no? Kung babasahin mo yung mga salita na lumalabas from some of the commentators and the analysts na
they hail to high heavens itong trilateral summit with Japan and the US, and also yung quadrilateral drills na ginawa recently. And it creates an impression na, wow, magbabago na lahat dahil meron na tayong mga ganitong alliances, no? Which is not the case, no? Obviously, we need to do these things, itong steps na to, yung summit, that's absolutely necessary, and even the quadrilateral drills, absolutely necessary yan. But we still need to do other things, no? Marami pang, meron pa tayong mga ibang steps na dapat gawin. So, as they say, this is a whole of nation proposition, no? So tayo sa civil society, meron tayong responsibility. Yung Kongreso, meron silang responsibility. Tama. So we have to be measured about this, no, when we talk about yung mga steps, kasi it might create the false impression na kapag ginawa natin to, then everything will be all right, no? I hope we have to accept na itong issue natin sa West Philippine Sea, this is going to be an intergenerational proposition. Hindi ito yung parang quick resolution type of problem. Ang long term dapat ang ating hinaharap. I hope you don't mind, Attorney Mike. Pero alam ko rin na maraming nakikinig sa atin na mga leaders, no, hindi lang sa mga churches kundi sa ating lipunan. Now, sa pagkakaalam ko, no, ang China, ang unang nagbanggit na tayo raw ay lumalabag sa agreement, for whatever agreement 'yan. Pero wala naman tayong alam. Ngayon, ang nangyayari, sinisisi yung dating pamunuan, sinisisi sa dating Pangulong Duterte kung ano raw ang ibinigay na na word. Wala namang sinasabi. Para sa akin, you know, palagay ko, wag na muna nating imbestigahan yung ating mga sarili. Ano ba ang posisyon na tinetake dito? For kung sinasabi ng China, sila ang nauna na we are violating an agreement, no? Ano ba yung agreement niya sapagkat wala tayong alam? Kayo magpaliwanag muna. How do you take this kind of an idea? No, you're correct, Bishop, no? That's precisely what I think our government is doing, no? Dahil sinasabi nga ng China na may agreement silang pinasukan, eh asan yung agreement? Totoo. Parang show us, di ba? And then let's take it from there. So tama po kayo, Bishop. I agree with you entirely, and I think the government is doing that, na it's not up to us to sort of second guess ourselves. Yes. Na dahil lang on the say-so of China and China apologists in our midst, no? Kasi if I remember correctly, si former spokesperson Harry Roque ang nagsabi nito, di ba? So, I mean, wala naman siya sa gobyerno, and I don't think he speaks in behalf of the former president. So, tama po kayo, no, na this is not something that we should be dividing us. Kasi ang lumalabas, tayo pa magtatalo-talo nito. That's correct. Tayo pa may problema, hindi ba? But, yun ang yun isang dapat angulo rin, Bishop and Heidi, no, na baka pinakawala ito, yung impormasyon na ito, because of its effect, no? Correct. Ito yung tinatawag na foreign interference operations na ginagawa ng kalaban natin, no, yung nasa kabilang panig, no? And using some of our public figures in the process. So we also have to take that in consideration, no, na baka ito ay pakawala, as they say. So that leads me to my next point, Attorney Mike. So ibig sabihin, itong pwedeng maging solusyon dito ay talagang walang ibang magandang spear kundi ang pag-uusap ng China at Pilipinas. Even that Bishop is not attainable for the moment. No? Yes. Kasi number one, talagang we are at loggerheads on a very specific point, which is yung tayo on our side, non-negotiable sa atin yung 2016 arbitral ruling. No, hindi natin pwedeng isang tabi yun. Sila naman on their side,
hindi nila matatanggap 'yon. Tama. Ang kanilang non-negotiable naman sa kanila is yung sa kanilang version yung 10-dash line. 10-dash line na sila. Mm-hmm. Oo. Sa atin naman, hindi naman natin matatanggap 'yon ever at all, no? Yes. So, yung sinasabing bilateral talks. That's in theory okay yan, no? Maganda 'yon, no? But ang premise kasi ng bilateral talks is there is room for consensus building. Correct. There is a common ground kahit maliit. Yes, correct, no? Parang dun kayo magsa-start and you try to build from there. In this situation between us and China, there is no room for that precisely because of that yung very intractable conflict between us, yung kung sino ba yung dapat anong mindset ba yung dapat sundan, yung international law mindset, which is yung arbitral ruling, or yung domestic perspective, which is yung 10-dash line. Okay, in such a situation na wala tayong common ground, na wala tayong maaaring pag-usapan, so do we turn to US or ano ang maaaring gawin? That is also a wrong move, Bishop, no? Kasi to doing that will actually just worsen the situation between us and China. Mm-hmm. Now, I'm not saying na yung ginagawa ngayon ng ating gobyerno, which is making alliances with like-minded states, is wrong, no? Mm-hmm. Ang sinasabi nga natin, that is actually necessary. Mm-hmm. So it's not about whether it's wrong or not, no? Kasi parang beyond na tayo doon. Given our situation when it comes to our national defense capability, it becomes necessary for us to enter into those kinds of alliances with Japan, with South Korea, Australia. With Australia, mm-hmm. with the US, etc., etc. So yung mga drills na yan na ginagawa ng armed forces natin, kumbaga, it's useless to criticize that and say, nagiging tuta na naman kayo ng Kano, okay. Nagiging tuta na naman kayo ng West. Kasi we cannot not do it. If we don't do it. We cannot not do it. Yes. Kung hindi natin yan gawin, lalo lang tayong, yung sinasabi nyo, nabubulihin ng China. Okay. Lalo lang nila tayong i-oppress. Mm-hmm. Because in their minds, kayang-kaya nila tayong tulak-tulakin. Mm-hmm. So ang sinasabi ko is hindi natin kailangan na mag-swing back to China in terms of policy, in terms of rhetoric, which sadly yung gobyerno natin sometimes they have a tendency to show that, no, yung parang nagsiswing back tayo to the US. Mm-hmm. Ang kailangan natin gawin is palakasin yung ating sariling self-defense capability. Okay. And in the process of doing that, we have to forge those alliances that we are doing now. Mm-hmm. Okay. Pero Attorney Mike, hindi po ba parang madali lang na sabihin na nasabi na rin naman ng Pangulo na kung ano man yung napag-usapan noon, wala akong alam, parang erase na yon. Iba na ngayon. Actually, that's just sa parang ano lang yan, parang salitang kaling pagsabi, no? But in reality, wala namang visa yun, eh. Mm-hmm. Totoo. Uh-huh. Kasi, kumbaga, parang siguro, parang sinasabi lang niya yun, in jest, or yung parang to lighten the mood or something like that. Pero, legally speaking, wala naman talagang visa yung gentleman's agreement. Mm-hmm. Wala, kumbaga, walang obligasyon si Pangulong Marcos na i-bind yung bayan natin doon, ano? Correct. So siguro sinasabi lang niya yon para naman hindi rin naman lumabas na parang mali si Pangulong Duterte. Kumbaga parang he's just making light of the situation. Yeah. Attorney Mike, if I may make an observation, ano, alam mo itong ating ASEA, no, ASEAN region na ito. Ito lang ang natatanging rehiyon sa buong mundo na walang naging gera, walang naging major war itong past 45 years. You know, all the rest of the world nagkaroon ng gera. Ibig sabihin, merong isang bagay na kinakailangan pag-usapan within the region we are in. So,
tama bang isipin na it's a regional thing na kailangan makapag-usap tayo? That's correct, no, Bishop. We should have that kind of perspective. But hindi rin tama na yun lang ang perspective, no, na because the South China Sea is used by the entire world, not just us in the Southeast Asia, yes. No? Kasi it is a main route for trade. Andiyan din yung mga internet cables, no? So while region natin yan, and we have been there since the time immemorial, right now international trade demands na kailangan may say din yung ibang bansa, those who use it, no? Pero hindi naman ibig sabihin na they have a stronger say, no? We should have a stronger say, yung ASEAN, because that is our region. Our people depend on the waters of that region. So, tayo dapat yung nagdi-dictate. And by and large, yung international community recognizes that, no? Mm-hmm. Na yung ASEAN should take the lead. Correct. When it comes to finding some sort of a regime or governance regime dito sa area na to ng ating ng mundo. Mm-hmm. Ibig sabihin, there is right now sa ating pag-uusap sa ating panahon ngayon, walang isang specific na pwedeng magawa. Kinakailangan open tayo sa maraming kaparaanan. Yes, Bishop, no. I always say na this is not you shouldn't expect a magic pill or a silver bullet. Correct. This will entail a basket of solutions, no. Correct. So, yung Pangulong Marcos, si Pangulong Marcos, meron lang siyang ginagawang isang solusyon. Yung Kongreso, meron sila dapat gawing solusyon. Tayo sa media, meron tayong dapat gawing solusyon. Yung sa akademya, meron din. So, that kind of perspective that we should be having. Yung kailangan, yung sinasabing whole of nation perspective. Ibig sabihin, let's open our minds sa maraming maaaring maging solusyon at huwag tayo mismo mag-aaway-away bilang mga Pilipino. That's number one, no? Kaya Bishop P.D., we should be wary of yung foreign interference operations na correct. Nangyayari ngayon, no? Kitang-kita yan, yung mga sa Pogo, yung kung meron yung balita sa, yung lumabas recently, yung sa Facebook, yung isang account humihingi ng mga testimonya from our soldiers na pinasarado na ngayon ng armed forces. So, yan yung mga dapat nating bantayan kasi delikado yan kapag kumalat, no? Kasi potentially pwedeng yung division natin ang mangibabaw. Oh, how can we negotiate for peace, no, sa ating bansa when we are ourselves not at peace with each other? That's correct. And I'll just give you an example, no, na yung role natin sa media. Recently may lumabas na balita about a survey, no, of survey dividing our country between pro Marcos and pro Duterte. Right? Uh-huh. I mean magandang topic, right? Kung titignan mo, no, wow, gandang topic, but if you reflect on it further, that those kinds of news, those kinds of reporting, that just further divides us, eh. Na kinakategorize yung polity natin between pro Marcos ka lang, pro Duterte ka lang. Buti na lang di natin yung binalita sa FEBC Network News. That's good. No? Kasi parang kailangan ba yun? I mean, is that interesting siya to a certain extent, no? Pero hindi responsible to report it, eh. Alam mo, because itong bagay na pinag-uusapan natin, yung maging open tayo sa mga iba't ibang pwedeng maging solusyon, no? Meron tayo mga kaibigan mula sa mga Filipino-Chinese na mga businessmen. Tinanong ko yung isang significant figure. Sabi ko, ikaw ba yung nakausap ka na ng government sa maaaring
approach o meron ka bang naging suggestion na? Sabi niya ganyan, alam mo, Bishop, ako hindi naman ako naniniwala na lulusubin tayo ng China eh. Mm-hmm. Wow, sabi ko, ibang klase ang pinanggagalingan mo. Hindi, totoo lang. Because there are more business ventures at stake. Hindi lang ito territorial. Mm-hmm. Masasayang at masasayang. You know, kailangan nila tayo. Wow. Yung bang perspective na yan? Yung sinabi mo, you know, yung internet cables na dumadaan sa atin. Mm-hmm. Kailangan nila tayo. We are a very strategic na pangangailangan ng China itself. Mm-hmm. Oh, hindi, kaya hindi ako naniniwala. Sabi ko, iba yung pinanggagalingan mo. Napakinggan ka na ba? Sabi niya, hindi pa. Mm-hmm. Anong palagay mo? Well, yeah, may punto siya, no, sa na hiwala yung economics. Yeah. Hiwala yung... So, personally ang tingin ko, no, and I'm actually researching on this. I think kung meron mang war na mangyayari, it's probably going to be a naval war. Mm-hmm. Ang away siguro dun between mga barko lang. Sana ganun lang kung mangyari man. Meron pa nagsabi sa akin eh. Alam mo, Bishop, kasi talagang ugali ng China mag-build ng Great Wall. Eh, yun lang yun. Tatayo lang sila ng Great. Eh, yun yung ano pinanggagalingan nila. Pero Bishop Haydee, I think hindi rin magandang mag-usap about kung magigera man o hindi. No? Yes. Kasi there's a lot of kumbaga preconditions before correct that happens. Yeah. So right now, magandang usapan. I mean, interesting, no? Like ako, nire-research ko nga. Kaya nabanggit ko lang dito kasi naval syempre war. Yeah. Pero para siguro sa mga nakikinig sa atin, mga kababayan natin, parang malayo tayo doon. Yes. Sa possibility na yon. So wag tayong magpadala, no, na baka kasi maiisip natin, kaaway na natin mga Chino or whatever, yes, eh, hindi rin naman maganda yun. Mm-mm. Meron lang opinion si Roy. The government tried to evade the main issues using the South China Sea. Although we need to stand of what is for us, but without the intervention of the UN, we will not be able to resolve it. We have so many problems to focus like traffic, corruption, smuggling, and rampant illegal drugs and other crimes. Well, actually, Heidi, itong ating pag-uusap na ito, yung ating posting ng mga questions ay para lumabas din, no, yung mga iniisip ng ating mga kaagapay. Mm-hmm. Kasi hindi rin naman tayo dito dahil host tayo at tayo ang bida. Sabi nga ni Attorney Mike, there can be solutions na pwede manggaling sa kahit saan. We should be open to that. Diba, Attorney Mike? Basket of solutions. Attorney Mike, that's to correct wrap up our discussion, ano po ang gustong tapos na naman tayo iwan inyo sa ating mga kaagapay? Opo. Eh. Thank you, AD. Thank you, Bishop. And siguro pabound ko lang is we have to continue with these kinds of conversations, no? Yes. Sana hindi lang tayong tatlo ang nag-uusap nito. Yo. Yung mga nakikinig sa atin, they conduct their own conversations with their respective families, friends. Yes. And kailangan there should be some degree of openness, no, na in our minds when it comes to looking at our troubles in the West Philippine Sea. Kasi kung meron tayong mga blinders or yung meron tayong mga prejudices na pananaigin, then it might make the situation even worse. Yes. Thank you po, Attorney Thank Michael you. Henry Yusinko. Hanggang sa muli po. Lagi tayong kapos sa oras pag ikaw ang kausap. Maraming salamat din. God bless you, Attorney Mike. Okay, ang ating kaagapay na independent policy consultant sa usapin ng West Philippine Sea. Dami nating natutunan. Oo. Eh, lahat naman tayo may gabay. I'd like to mention this, James chapter 3 and verse 17. Kailangan po natin ng karunungan mula sa ating Panginoon. The wisdom from above. Because why? It is first pure and then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy, good fruits without partiality and without hypocrisy. Yes. At kailangan po natin na ibunga sa ating mga buhay ang bunga ng katuwiran ni Kristo. Correct. No, it is sown in peace.
Kaya maganda yung pinag-usapan natin kanina. You know, we cannot negotiate for peace kung tayo mismo is not at peace with each other. Correct. At huwag tayong madaling maniwala din sa mga propaganda ibang bansa. At yung mga pagtatangka nga na mismong tayo mga Pilipino ang papaghiwa-hiwalayin. Huwag tayong maniwala sa mga marites. Sa bagay na yan. Itampok naman natin ang gawang kabutihan kasama si Phil Lagtapon. Oras na para maging isang mabuting kapitbahay. Oras na, Pilipinas! Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan! Mabati ang mabuti! Handa ka bang magbukas ng pintuan para sa nangangailangan? Kasiyahan ba sa iyo ang pakikisalamuha sa kapwa? Yan ang tampok nating kwento ngayong araw. Hello kaagapay! Pinukaw ang puso ng marami ng post ni Clemar Von Zabala mula Hinundayan, Southern Leyte. Ibinahagi niya ang experience niya ng minsang magbakasyon sa bahay ng kanyang lola. Bukas kasi ang tahanan nito para sa mga kapitbahay nilang kapuspalad at gustong makinood ng telebisyon. Kasiyahan para sa kanyang lola na hayaang makinood ng kanilang mga kapitbahay. Ito na rin anya ang naging routine nila sa tuwing sasapit ang hapon at gabi. Kaagapay, ang pagiging bukas palad ay katangi-tanging gawa. Lalo na kung alam mong may kapasidad kang tumulong sa iba. Kaya maliit man o malaking bagay, maging tulad ni Clemar at ng kanyang lola, na bukal sa pusong magbahagi ng kasiyahan sa iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. Tapat ka ba sa lahat ng oras? O nagagawa mong manlamang ng kapwa kapag may oportunidad? Yan ang ginawa ng isang tricycle driver sa isang turista sa Binondo, Maynila. Sa post ng vlogger na si Saigin Lost, siningil siya ng driver ng 1,000 pesos para sa trip sa isang marketplace sa Binondo. Hindi man sigurado kung gaano kalayo ang haba ng ruta, lampas pa rin ito sa normal rate sa lugar na 30 hanggang 150 pesos lang. Nagkasundo naman sa dulo ang dalawa sa 250 pesos na fare rate na higit pa rin mas mataas sa normal na pamasahe. Kaagapay, ang ginawa ng tricycle driver ay negatibong refleksyon din ng ating bansa. Sa lahat ng oras, huwag sana nating lalamangan ang ating kapwa. Bagkos ay maging tapat sa trabaho at sinumpaang tungkulin. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon. Dako po tayo sa ating prayer time bago tayo magwakas. Yes. Oo, basahin ko lang itong comment na ito. Nakikinig po ako sa inyo. Maganda ang exchanges. Attorney Mike's perspective is well-grounded and he states things kindly and clearly. Praise God. Oh yes, praise God for that. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok sa ating mga usapin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Talagang the best po, Panginoon, ang Webes. Hindi lamang dahil kami ni Heidi naririto. Sapagkat, Panginoon, sa pag-uusap pong ito ay nakikita ang iyong katotohanan at naway maging tapat kami, Panginoon, sa iyong katotohanan. At ito ang pamantayan po ng lahat ng aming pagkilos at desisyon, maging desisyon ng aming bansa, Panginoon. Give us, dear God, a peaceful mind and heart, mapayapang kalooban, at magsimula sa amin, Panginoon, ang iyong kapayapaan. Sapagkat sa kapayapaan kay Kristong nasa amin, makikikilos po kami, Panginoon, patungo sa kapayapaan. Mm-hmm. Maraming salamat po sa oras na Pilipinas. Pagpalain niyo ang aming bayan, ang aming mga churches, Panginoon, at ang buong sambayanan, mga pamilya, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you, Reggie Boy. Thank you rin kay Desa, kay Wen, kay Hannah sa ating engineering at Bukawat Tech People. Of course, sa iyo kaagapay, maraming salamat. Kami po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang at Bishop Ruben Abante. Yes, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ating pagkakataon, may na ang ating dang panahon, huwag na nating hayaan pang masayang muli. Huwag na nating ibalik ang mga pagkakas.